过。走了。李东，别动。Sir, tingete, tama hutit natin. Ito ay ebidensya, oh. Malaking sakot ito. Marami po doon, marami po. Good. Bagay lang naman yan eh. Naturugan ng ating operation kung may naghudas dito sa loob. Napaka-imposible na sakotin ay mayayari pa. Samantalang ilang araw na nilang pinag-aralan ang lugar na yon. Yung silot, Major, kasama sa ating trabaho. At sa bawat galaw natin, ang isang paa natin ay nasa hukay na. Press headquarters sa loob. Major, si Colonel de Guzman to. Kayo pala, Colonel. Maganda po. Totoo ba itong nabalitaan ko tungkol sa ambush ng mga bata? Hanggang ngayon ba naman ay nangyayari pa ang ganyan? Kanina pa nga ako nagpuputok ang loob ko eh. Anyway, dating gawi, magpapaimbestigan naman tayo. Asa nga pala, Colonel? Yung pinapapaloob niyo sa akin, yung tungkol kay Rodriguez, may balita na kami. Oh, sinando siya ngayon? Nasa Tubigon, North East. Tubigon? May delikadong lugar yun, ah. Isa pa, napakalayo. Mayor, i-double check ninyo. At kung makonfirm ninyo na nando dun siya, kontakin nyo ako agad. Yes, Colonel. Magandang umaga, Mayor. Ah. Mayor. Oh.
Kumusta? Magandang umaga po, Mayo. Magandang umaga naman. Sige. Nakakatuwa. Bisperas pa lamang ng piyesta ay masaya na. Nakakatuwa ang tingnan, di ba, Berting? Oo nga, Mayor. Ang ayoko lang ho, masyado tayong bilad dito. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga naman. Ano pa ang bilad? Kaya mo pa minsan-minsan ay makasikatan tayo ng araw. Pupuruhin mo ba ako sa opisina? Haya mo ako makasagap ng sariwang hangin para makapag-relax naman. Magandang umaga ho, Mayor. Magandang umaga. Pare Pascual, buti taong pisahan ho ang ating simbahan. Ang akala ko'y tuluyan ang mababaliwala. Hindi maaaring mababaliwala ang simbahan. Yan ay tahanan ng ating Panginoon, kaya kinakailangang asikasuhin natin yan. Sana hindi ningas kugon, Mayor. Aba, hindi maaaring maging ningas kugon ng inyong Mayor. Basta may sinimula niyan, tatapusin natin yan. Ibabalik ko sa dati yan. Mayor, yun ang aming yung kalsada namin dito may purong masagana. Baka naman pwede ho namang maipa-aspalto ho natin. Masyado ho kasi maalikabok eh. Ay, kanyang sa masagana, napadaan siya ako roon eh. Kaya mo't padadala ko doon sa engineer, ha? Titignan kung magkano mga gastos para ma-estimate natin yan, ha? Salamat po. Sige. Mga kayata nagsimba ngayon. Mukhang ikinumpisal mo na ang panaraya mo noong nakaraang eleksyon, kaya ka nanalo. Hindi naman ang surilya. Ipinagdasal ko lang ang kaluluwa mo na malaulang sinusunog sa impyerno dahil sa ginawa mong pangungurakot sa taong bayan, kaya ka natalo sa nakaraang eleksyon. Pinakinggan ka ba naman ng demonyo? Yan lang naman ang kakabimur yan eh. Hindi nga eh. Masyado raw mabigat ang kasalanan mo para patawarin na lamang. Kailangan daw pagdusahan mo ang lahat. Akalain mo, pareho pala tayo nang idinasal. Pero ayaw ni Judas na maging mayor ka dito dahil lalo magdurusa mga tao dito. Siya nga ba? Alam mo, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Sa dinami-dami ba naman ang santo? Si Judas pa nilapitan mo. Abay, hindi nga papayag yun sa dasal mo. Dahil kapareho mo magnanakaw yun. Mukha sa lapi! Maliwanag na narinig ko sa aking dasal. Ang masasamang tao! Libulin! Ang masamang damo, tagpasin! Ang taong nagpapatubo ng doble-doble at nananakot sa taong bayan! Sulugin! Tama! Kaya ngayon pa lang ay putulin na natin ang ugat kaysang pasimunong lahat ng ito! Kung ganyan, tapusin natin ito ngayon! Kung ano ka eh! Silahin niyo!
Bitaw mo ba rin mo, Berting? Kundi papatayin ko to! Colonel, confirmado na ho. Nasa Tubigon Norte si Rodriguez. Talaga palang magulo doon? Papuntahan mo siya kagad, Major. He's one person we can trust. At dahil matagal na siya wala dyan sa atin. Patiti ako na hindi siya kasangkot sa mga kalukuan na gaganap dyan. Kailangan natin siya, Major. Yes, sir. Nangyari kanina ang sese ng mga tao dahil sa ginawa ninyo. Hindi naman mga kalaban ninyo, hindi malaman kung anong gagawin at saan magsusuot. Masakit pa ba ulo nyo, Tay? Oo, sobra. Parang binibiyak. Bakit? Dahil ba sa nangyari kanina o dahil sa naiyong nyo kagabi? Pareho. Hindi na tayo mag-iwalay, di ba, Tay? Nga naman ang pagkakataon. Piyesta pa lang aabuti namin dito. Maligayang piyesta, Mayor. Salamat, Tiniente. Pero para sa akin, hindi piyesta. Oo nga, may pagdiriwang na nagkaganap. Pero hindi lubos ang kasiyahan dapat ilang dito. Walang pinag-iwan sa isang handa na kapag kinain, walang linamnam pagsayat sa dila. At hindi halos matunaw-tunaw pagdating sa bituka. Dahil sa pagkaligalig na nararamdaman ng mga tao rito. Hindi man dapat kinalulungkot kung namali kayo ng tiyempo ng pagdating dito sa aming lugar, Tiniente. Bakit naman ho nasabi niyo yan, Mayor? Meron ho bang problema? Matindi ang laban ng political dito. Lalo tayo tumanggap ng pagkatalo ang dating nakaupo. Kahapon lamang. Bispiras na bispiras. Nagkaroon ng karahasan. May pagkakritikal nga ang sitwasyon. Ganun pa man, kung hindi nyo mamasamain, Mayor. Ang talagang pakay namin dito, si Berting. Pinasusundo siya ng dati namin CEO, si Colonel de Guzman. Meron na yata ang importanteng misyon na ipagagawa sa kanya. Oberting, anong pasya mo tungkol sa pake nila sa iyo? Sandali lang, misis. Pagbibigay alam muna namin kay Mayor. Pagbibigay alam? Bakit ayaw nyo kaming papasukin? Taka rito ako. Tulad ng iba, may karapatan din na kumakausap ang Mayor. Papasukin niyo sila, hoy! Huwag na kayong tumayo. Hindi kami magtatagal. Gusto kita makausap, Mayor. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Ginang? Akala mo siguro, magtatagal ka, Mayor. Una-una lang yan. Bukas makalawa, bangkay mo, Oni Berting ang ipaparada sa lugar na ito. At ipagpipisa namin ang gusto ang araw na yon. Tandaan mo yan!
Rodolfo? Hindi ba yung byuda ni Iking? Oo, siya nga yun. Tinyente, nasaksiyan niyo naman ang sitwasyon. Sa ngayon, hindi pa ako makapagpapasya. Alam mo, Berting, kaya kita pinatawag. Dahil nung isang gabi pa ako hindi mapalagay. Tungkol saan, Mayor? Yung bang tungkol sa pagpapasundo sa iyo ng dati mong CEO, si Colonel de Guzman. Nakukonsensya kasi ako eh. Siguro mas tamang lumuwas ka na. Kaya naman ng mga bata natin dito ang sitwasyon. Alam ko yun, Mayor. Pero hindi dapat natin pag walang bahala ang iniisip nila sa inyo. Sabihin na natin na nandun na ako sa dati kong CEO. Hindi nyo maalis na mag-isip ako sa maaaring mangyari dito. At isa pa, taga rito ako. Alam ko yun. Pero siguro na may mag-iisip muna sila bago tayo pasukin dito ng basta-basta. Palagay ko, magtatanda na sila sa matinding pagkalagas ng kanyang puwersa sa pangyayari sa harap ng simbahan. Nakapagpasya na ako, Mayor. Kung natitiyak kong walang masamang mangyayari sa inyo, doon ko lang tatanggapin ang alok ni Colonel de Guzman. Ay, nasa sa'yo yan, Berting. Gusto ko rin kasing lumuwag-luwag ang loob ko sa hindi mo pagsama sa kanila sa ngayon. Ayoko rin naman lumabas na maging hadlang sa mga balak mo. Wala kayong dapat intindihin. Ano yan? Oh, sige, Bating. Agahan mo na lang bukas sa munisipyo at marami pa tayong asikasuhin, ha? Oo. Mayor! Hindi maganda itong papalapit sa atin. Dapat makita nyo. Ng mga hayop na ito, ah. Kala nila'y masisindak tayo. Hoy! Sige! Tapoy niya yan!
Oo. Oh, kumusta na mga lakad nyo? Ayos lang. Siya nga pala, boss. Nabalitaan naming umimporta ng pulis si Major sa probinsya. Sino ba yon? Wala yon. Hindi problema yon. Dating pulis yun, boss. At maraming ginawang pangalan nung nasa serbisyo pa. Kung gumawa ng pangalan, siyak na matinik yun. Matinik, ha? Maraming namamatay na matinik dyan. Ano kaya ang motibo ni Major na umimporta pa? At wala kang kaalam-alam sa pakay ng taong yun dito. Hindi kaya tayo ang target nun? Masyado palang alugin ang mga tuhod nyo. Ako pa? Eh, ang bigat ng dating ko sa loob. Ultimo si Major, kayang-kaya kong bilugin. Ngayon, sabihin nyo nga sa akin, paano ako mapaghihinalaan? Sino po sila? Si Roberto Rodriguez. Nandiyan ba si Colonel? Opo. Sino yan? Roberto Rodriguez po, sir. Aba, papasungkin mo. Tumit po kayo. Ay. Sir. Berting. Upo muna. Kuka, akala ko hindi mo mapagbibigyan ang pagpapatawag ko sa'yo. Sir, pasensya na kayo. Hindi kagad ako nakaluwas. Kasi may nasikaso lalo sa lugar namin. Alam niyo namang hindi ko kayo marimbiguin. Malaking utang na loob ko sa inyo. At hindi ako aabot sa tunay ng pagkapulis, kundi sa mga tulong ninyo. Sa tagal ng panunungkulan ko sa gobyerno, isa ka sa mga tauhan ko na pinagkatiwalaan ko. Alam mo naman, kahit na retirado na ako, hindi mawala sa akin ang pag-aalala sa mga pinundar ko. Pinatawag niyo ako, sir. Dediretsahin kita. Ang pamangking ko si Kate ay na-rape. Ni hindi alam ito ng kanyang mga magulang na nasa ibang bansa. Kinalulungkot ko nangyari, sir. Sandali lang, Berting. May pakikita ako sa iyo. Sumuko ka na lamang sa akin ngayon at pinapangako ko, tutulungan kita. Medyo, nung pumasok ako sa servisyo, sumumpa akong gagawin kong aking tungkulin sa lahat ng aking mga kailangan. Hanggang ngayon, gusto ko sana magpailalim sa sumpang yan. Eto. Sa loob ng apat na taon, ang mga nasa larawan na yan ay naging biktima na isang sadistang rapist. Iisa ang ginamit na pattern o MO. Hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolve yan. At sa pagkakataong ito, ay muling nagbalik ang taong yan. Maligtasan man ni Kathy ang kamatayan. Ang taong ito hindi na dapat palagpasin. Kung hindi lang ako tinungaan ng bala sa hita, personal kong hahanapin ang taong yan. Kaya, ang lahat, pinagkakatiwala ko na sa iyo, Berting. Saan ko siya maring kausapin, sir? Siya'y nasa ospital. Pinababantayan kong mabuti. Siya'y isang buhay na testigo na dapat ingatan. Pupuntahan ko kagad, sir. Siya nga pala, Berting. Yaman din lamang nasa opisina ka. Manwanan mong mabuting San Teniente de Leon na pinalalagay na isang anay na sumisira sa ating bahay. Kayo si Berting Rodriguez. Oo. Pinapunta ako ni Colonel de Guzman para makatulong sa'yo. Ang Chong, kamusta na siya ngayon? Nasa mabuti siyang kalagayan. Nag-aalala nga siya sa'yo. Kathy, kung sakaling kakailanganin kong tulong mo... Nakaanda ho ako makipagtulungan sa inyo. Hanggang sa pagkakataong ito, makikilala mo bang taong gumawa sa'yo nito?
Dahil ho sa kasiraang ginawa sa akin ng taong yon, kailanman hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niya. Kasi, alis na muna ako. Magpahinga ka na. Aswala, pakisabi lang kay Delara na kinuha ko itong mga records sandali. Medyo chicken lang ako. Babalik ako kaagad. Oo, oh, sige. Sige. Naku. Sorry, ah. Ano ka ba kung saan-saan ka kasi nakatingin, eh? Ikaw nga hindi nakatingin dyan, eh. Ako pa may kasalanan ngayon. Tutulungan na kita. Huwag na. Ako na lang. Sa susunod pag naglakad ka, huwag lang yung dalawang paa mong pakikilusin mo. Gamitin mo rin yung dalawang mong mata. Oh, nagsorry naman ako. Di na, umalis ka na. Sinisira mo na araw ko, eh. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Rodriguez? Sir. Tinawag na sa akin ni Colonel ang tungkol sa pagdating mo. At nakaintindihan kami sa magiging assignment mo sa departamentong hawak ko. Malagod ka naming tinatanggap sa iyong pagbabalik sa serbisyo. Isang karangalan, sir. Apo ka. Si Tolentino nga papasukin dito. Rodriguez, nakanda akong ibigay sa iyo ang lahat ng suportang kakailanganin mo. Salamat, sir. Dahil matagal ka na rin nawala sa circulation dito, ibig kong malaman mo na meron tayong mga tao dyan sa labas na pwede magbigay ng impormasyon. At bukod dyan, may mga kaibigan tayo sa media na maaaring makatulong sa atin. Yes, sir. Sir. Tolentino. Sir. Rodriguez, si Tolentino. Sir, pinapatawag niyo raw ako. Tayo yung pinaayos ko sa iyo ang titirhan ni Rodriguez. Ayos naman? Sir, yun ang inasikaso ko kahapon, ariglado na. Pati na rin yung sasakyan na i-a-assign sa kanya. Good. Samahan mo si Rodriguez para maayos ang kanyang mga gamit. Yes, sir. Dai, hindi ka nag-iwan ng down payment, hindi ka sumipo sa usapan kahapon sa babuan room. Goodbye. Pero malinaw ang usapan natin, nababalik ako. Aba, hindi ka pala tao kausap eh. Aba, ano tingin mo sa akin? Di wata, ganon? Paano ngayon ang kompromiso ko? Problema mo yan. Next ano yung usapan? Magdala ka na to, maghata ka ng pera. Aba, show me the call of your money, ganon yan. Yan ang prinsipyo ko. Eh, malay ko ba na pinaglihi ka ng nanay mo sa pera? Aba, Sargento Baldomaro, wag mo kong tatarayan, ha? Hoy, Rodriguez, di ka na dito titira. Ihahanap na lang kita ng iba. Mahirap kasi makipag-usap sa taong alanganin eh. Excuse me, Miss, Ma'am, a Major, siya ba titira rito? Dapat kung hindi ka sana nasilaw sa pera. Oh, sir, excuse me, hindi lang tayo nagkaintindihan, Ma'am. Yung kwarto sa itaas, ano yan eh, bulok. Kaya pinaupahan ko sa iba, yung inireserva ko sa inyo para tira niya. Fully furnished yan, Ma'am. At saka napakaganda ng term, sir. Pwede walang down payment, pwedeng end of the month lang ang bayaran, o maski firma plan, pwede ako. Nagbago na naman ang isip mo. Daig mo pa ang babaeng putak ng putak. Sige, Rodriguez, pakala ka na dyan. Sir naman, bakit naman napakataray nung kaibigan nyo? High blood masyado. Ang baybay ko pa naman kausap. Napaka-reasonable ko, sir. Ah, ang nga pala si Ernie. Ah, Ernie. Nice to meet you. Gusto niya makita ang kwarto nyo? Sige. Miss, doon sa loob. Sir, dito. Oh, Diyos, swerte ka nga naman natin. Oh, hello, boys! Sarap. Ernie, mukhang may bagong lipat na naman sa inyo, ha? Papa, huwag niyo tatawaran. Machong-macho. At gwapong-gwapo. Police. Ba? Police lang, police! Oh, baka police protection lang yan. Yan. Ito naman, may police protection na tayo rito kung ano napansin natin mo. And I think, I found the love of my life. Love daw. Kaya ikaw ka lang pumunta sa bahay, ano? Baka masira pa ang kartik ko. Mm-hmm. You make me wonder how you could have been away.
Pagka pumalakpak ako, double lang dalin mo. Saka yung ladies cream ko, eh tapang-tapangan mo naman. Bitin eh. Oh, sige, akong bahala sa'yo. Ano order niyo, boss? Scotch, brandy? Maaari bang makausap si Vika? Bakit mo siya kakausapin? May mga ilang bagay lang ko itatanong sa kanya. Eto, gusto ko kausapin si Rika. Sa kampara ka, no? Oo, bakit? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi uubra ang parak dito. At kung lagay ang sadya mo, sa konsyal na lang kausapin mo. Anong lagay ang sinasabi mo? Ganyan naman palagi sinasagot ninyo eh, para makalusot. At kung may kailangan, huwag yung oras namin dito gagamitin mo, ha? Rika, Rika! Rika! Bakit yun ka lang? Kanina pa hinihintay ni Buddy eh. Kasi na-traffic ako eh. Ikaw din, lumalayo ka sa totoong, no? Sandali lang, magbibihis lang ako, ha? O, sige. O, sige, bilisan mo! Bilisan mo! Rika! Kung mag-dilihin siya, sabihin mo lang. Ititimbre natin kay konsyal. Alam mo naman ang mga pulis eh, masisiba. Tungkol ba saan yan? Hindi ba kaibigan mo si Raquel? Si Raquel? Maupo ka muna. Anong may tutulong ko sa inyo? Hindi ba kayo magkasama ni Raquel nung gabing nawala siya may isang taon ng nakararaan? Oo. Oh, yun din ang sabi ko sa ibang nag-iimbestiga. Masyadong mabilis ang pangyayari. Iniwan ko lang siya sa kabilang kanto. Bibili lang kasi ako ng sigarilyo. Abay nung lingunin ko, papalayo na isang kotse. At wala na si Raquel. Hindi ko na natandaan ang plate number. Kaya nung minsan, naisip ko na maaari din na mangyari sa akin ang nangyari kay Raquel. Sa mga customers ninyo, wala ka bang nalalaman o naiisip na may kinalaman sa pangyayari yun? Wala eh. Karamihan sa mga customer dito, natatandaan namin ang mga sasakyan. Pero, ang gumugulo sa isipan ko, ang mga magulang niya. Dating maglulupa ang mga yun. Pero, mula nang mamatay si Raquel, may maganda na silang bahay. At balita ko, may mga negosyo pa. Pulis ka. Alam mo na sigurong ibig mong sabihin. Sige, maiwan na kita. May naghihintay kasi sa akin eh. Salamat, Rika. Pinasok na naman tayo ng parak, pare. Brad, Raylan. Bakit? Ano yung pinagsasabi mong masisiba ang mga pulis? Huwag mong lalahatin. Sige. Ituloy mo. Konsyal, siya magbayad niyan. General Sir Sarge. Narabay. Sarge, sino ba sa mga tao natin ang pwede kong makasama? Karamihan nasa field na. Hindi ba nasa kantin, pero may assignment na rin. Si Rivera kaya? Nakaalis na yun. Mamaya pa ang balik doon. Gusto mo, alaris Tolentino. Si Tolentino, yung police woman? Siya nga.
Maganda ko nga pala. Hindi pala naging maganda ko na yung pagkakakilala. Mga ko si Rodriguez. Liligawan ko siya para mawala kanyang pagsusuplada. Hindi naman sa abot sa puntong yun. Kasi... Babae na si Sabintino. Mahirap makakasama si ang isang babae sa operasyon. Sa halip na makatulong, baka makasira pa. Hindi naman. Iniisip ko lang baka marami siyang gawain sa opisina eh. Tama ka. Ang isang babae tulad niya, kailangan sa opisina para sikasun ang mga paperworks. Ayaw mo ko, Tarantino. Sino nga kasama? Wala na. Basta't nasa kantin na ako. Ah, sige. Sige, sir. Sarama. Layla! Layla! Bakit galit-galit sa'yo si Rodriguez? Bakit gano'n na lang ang laki ng galit na sa'yo? Bakit na raw sasama sa misyon? Para wala tiwala sa'yo, ano ba talaga ang problema niyong dalawa? Ayaw niya akong makasama sa misyon? Akala siguro naman durugas na yun. Malalansin niya ako. Kaya yung takbo niya sa eskinita. Bigla akong sinakoti sa kabila. Ay nako, alam niyo ba itsura nung abutan ko? Pilit na ipinapasok ang sarili sa maliit na sulok. Labas naman ang puwet! Ano pa naman ang pusa naghahanap ng kalampungan? Kaya nung napitan ko, tutukan ko ng baril. Unti-unti lumabas ang mukha niya. Putlang-putla. Dahil pa ibinabad sa sukang Iloko. Bahay ko may si Charol lang ako. Malamang naisaw-saw ko pa sa mukha niya. Sir, si Rodriguez. Rodriguez. Si Teniente de Leon. Sir. Rodriguez, kung may kailangan ka sa akin o sa mga bata ko, magsabi ka lang. Hindi ka magdadalawang salita. Maraming salamat, sir. Saan nga ba ako natigil? Sir, doon tayo sa suka. Lalo na nung ikinulong ko. Nag-mistulang paksiw. Oh, sige, tutuloy na ako, ha? Sige, sir. Sige. Kebulisan na to, ha? Ako, sir? Oo. Oh, sige, alis na ako. Lulusot ka pa, eh. Iniritan, eh. Oh, talaga, oh. Ngayon ka nga lang maglilibre, eh. Rodriguez, pwede pa kita makausap? Kinakausap mo na ako. Aba talagang. Alam mo, Rodriguez, ayoko sa lalaking antipatiko. Yung parang lorong dak-dak ng dak-dak. Ayoko rin sa lalaking intrigero, chismoso, mapagawa ng usap at nuk-nuk ng sinungaling. Teka, wala naman ako. Ayoko rin sa lalaki yung sobra magmaliit ng babae, katulad ng ginawa mo sa akin. At ang ayoko rin sa'yo, Rodriguez. Sobra kang bilib sa sarili mo. Porki ba't lalaki ka, ang galing-galing mo na, hindi mo na pinapansin ang kakayahan naming mga babae. Parang bang kaya niyo mabuhay na mag-isa kahit wala kaming mga babae? Hoy, sino kayong mga lalaki pag wala kaming mga babae? At para sabihin ko sa'yo, kung ano man ang kayang gawin ng lalaki, kaya rin gawin ng babae. At kadalasan, higit pa. Teka. Alam mo, ayoko sa lahat. Yung iniistorbo ako pag kumakain ako ng kalamay. At ayoko rin yung hindi nagtatanggal ng sombrero sa pagkainan, lalo na isang pulis. Talagang filosofo ka, no? Talagang filosofo ka, no? Hinahamon mo ba ako? Kahit babae ako, kaya kitang kasahan. Hindi kita uurungan. Teka. Hindi naman ako lalaban sa'yo. Ah, hindi? Basta kaya kitang labanan kahit saan, kahit kailan. Magsabi ka lang. Naligaw na yata kayo, Tuniente. Oo nga, Nato. Kasama ko si Rodriguez. Pulis din. Ma-importa ng opisina. Mula sa probinsya ng Tubigo Norte. Bakit? Ano ba kailangan niyo sa akin?
Mayroon lang na ilang bagay na gusto siyang itanong sa'yo. Naku, Tiniente. Nagkamali na kayo ng malalapitan. Matagal ko nang hindi linya ang pagkanta. Wala na akong boses. Ikaw naman ato eh. Para kang bago ng bago eh. Tiniente, ang mabuti pa, umalis na kayo. At huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sa akin. Wala na pala akong sigarilyo eh. Maiwan ko muna kayo, bibili lang ako sandali. Oh, bakit hindi ka sumama doon kay Tiniente? Bumili ka rin ng sigarilyo mo, ha? Kaya, bumalik ka na lang mo doon sa probinsya mo. Saan nga ba yun? Tubigan? Tubigon. Pareho na rin yun. Tubigon, Tubigan. Total, hindi naman kilala yung lugar mo. Alam mo, kung si Tiniente, pasensyoso. Ako, maiksi ang PC ko. Hoy, huwag mo akong paandaran yan, ha? Hindi mo ako kayang takutin ng ganyan lang. Sana ito. Dalawa lang naman yan. Sagutin mo ako. O sagutin mo ito. Baka matapos na may bala. Baka itulak ng demonyo yan. Bumutok. Yan ang hindi mo na malalaman. Sabihin mo. Sasagutin ko. May boses na ako. Paupo ka. Dito ka kumanta. Anong nalalaman mo tungkol kay Tiniente de Leon? Pag nalaman niya ikinanta ko siya, papatayin ako noon. Baka maunahan ko siya. Si Tiniente, ang numero unong racket niya, droga. Siya pa nga mismo ang kolektor sa kita ng tatlong bagsakan ito. Sa underpass, sa loob ng palengke ng Quiapo. At kadalasan, doon sa isang parking lot doon sa mission niya sa Merecto. Yun lang? Meron pa! Oo naman eh, hindi pa naman ako tapos eh. Malakas din ang ugong na si Tiniente rin ang umupak doon sa mga kapwa mo pulis sa may estero. Ngayon, kung gusto mong malaman ang tungkol sa pangungutong niya, sasabihin ko na rin, kahit barya-barya lang. Naku, sa ginawa kong pagkantang ito, siguro hindi na ako dapat magtagal sa lugar nito. Ako na lamang ang babalik sa probinsya namin, ha? Tandaan niyo ito, ha? Uli-uli, wala na lalabas ng linya. Doble nga sa kita. Ako naman itong nasasaktan sa multa. Ang sino mang umulit sa inyo, pasensyahan tayo. Tanggal. Ito kasi. Ba't ako? Sayang. Naku, eh, pasensya ka na't napaghintay kita. Eh, alam mo, may inaayos pa ako eh. Yung mga tauhan ko, naku, kapag napapabayaan mo, eh, sige-sige na lang. Ano ba atin? Napagutusan ho ako ni Major. Pinapapalo up yung kaso. Tungkol sa anak niyo, si Raquel. Si Raquel? Oo. Ah, Tenor, si Raquel daw. Oo. Narinig ko. Ano naman itong inuungkat mo tungkol sa anak ko si Raquel? Naulit na naman kasi ang krimen na nangyari kay Raquel. At iisa lang ang padron. At maaaring isa lang ang gumawa. Ano ba ang gusto niyo malaman? Bayaan mo, Kulusing. Alam mo, sa loob ng isang taon, ay pinag-aralan namin limutin ang nangyari kay Raquel. Napag-isip-isip namin na talagang kapalaran niya ang nangyari yun. Kung natanggap niyo ng gano'n ang nangyari kay Raquel, ginagalang ko.
Ang gusto ko lang mangyari, baka mabigay niyo ako ng mga pangalan ng mga taong malapit sa anak ninyo bago nangyari ang krimen. Noon pa, inimbestigahan na ako ng mga pulis tungkol diyan. Lahat ng pulo, ginawa ko para sa kanila. Wala silang madampot na suspect. Kaya wala akong magawa. Kung hindi, tumahimik na lamang sa kaso. Napuna ko na marami kayong mga tricycle dyan. At maganda ang pagkakagawa. Doon ginawa niya sa Tambunteng. Kung di ako nagkakamali, isa niyan mga nagkakahalaga ng mga 60,000. Ay, talaga. Mahal ang mga tricycle ngayon. Di ba dati nakatira lang kayo sa kabilang kalye? Swerte niyo naman mula nang matay anak ni si Raquel. Ang laki ng inasenso ninyo. Ano ibig sabihin? Sa pananalagsaan mo ay parang nasuhulan ako. Hindi ho. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Walang patutunguhan ang usapan natin ito. Pwede ka nang umalis. Marami pa kaming gagawin. Siya nga pala. Baka gusto niyong tignan ito. Diyos ko! Ang anak ko! Ang anak ko! Ang anak mo! Kahit na pulis ka! Nananahimik na kami! Pinakakalaman mo ba? Baka na makabalik-balik dito! Rodriguez! Sir! Tama na! Tama na! Tama na mo yan! Hoy! Kinakatalo mo ba ako, ha? Nalito na balita tumayo ka pa! Para magtanong ng impormasyon tungkol sa akin! At kagabi! Kinausap mo ba ang record ko studio natin? Para halukatin ang record ko! Anong karapatan mo para gawin yun? Kung may gusto ka malaman sa akin, ako ang tanungin mo! Kung tanungin kita ngayon dito, sasagutin mo? Mabuti pa ito na lang tandaan mo. Hindi ka na rin lang marunong kuminala ng rango ko. Dahil nakasandal ka sa siyo. Hindi mo rin ako kaya sa gisaan. Dahil matatag ang tinutuntungan ko. Kanor, biglang-bigla yata ang pakikipagkita mo sa akin. Bakit? Ubus na ba yung naibigay ko sa'yo? Alalahanin mo.
Tapos na usapan natin dyan. Alam ko. Ang perang binigay mo para kay Raquel, tinanggap ko. At ang kasunduan doon, ang hindi ko pagharap sa usgado at tuwiran iatras ang kaso, ay tinupad ko. Yun naman pala eh. Ano ngayon ang problema? Meron isang lalaki. Pumunta sa bahay. Maraming tinatanong tungkol kay Raquel. Sino siya? Anong pangalan? Hindi ko alam ang pangalan. Pero sigurado ko pulis. Kanor, noon pa man, inihanda na kita sa ganyang mga sitwasyon. Oo. Pero sa asawa ko, hindi. Mula na makita niya ang retrato ni Raquel, iba naging epekto sa kanya. Anong litrato? Ito. Ang inaalala ko, ang asawa ko, masyadong nagiging nerviosa. Ganito ang gawin mo, Conor. Iuwi mo muna ng probinsya ang misis mo para matahimik. At ako naman ang gagawa ng paraan para makilala ko ang taong yan. At tinitiya ko sa'yo, Conor. Nagkakamali siya ng babanggain. Kaya ako pinatawag kayong dalawa. Dahil dito sa nangyayaring holdupan sa Diamond Park, marami nang nabibiktima eh. Ang reklamong ito ay 2 linggo na dito sa atin. Tinitira na tayo ng media. Tinawagan ako ni Mayor tungkol dito. Wala akong magawa. Kulang tayo sa tao eh. Sir, anong gusto niyong gawin namin? Bueno, ayon dito sa report, ang karaniwang nabibiktima ng hold-upper ay mga kabataang namamasyal at kadalasan ni magnobyo. Ngayon, ibahin naman natin ang paraan ng pagmamatsyag. Makabubuti sigurong magpanggap kayong dalawang kayo'y magkasintahan. Magkasintahan, sir? Sir, kasi may tinatapos lang ako sa file section. Kung gusto niyo si, ano na lang, si Dimagi ba, sir? Sir, ako, kahit sino, pwede. Sa tingin ko eh, bagay kayong dalawa. At mas paniniwalaan. Pero, sir... Huwag na natin hintayin pang humantong ito sa masama. Makasisira ito sa ating opisina kung mayroon pang madidisgrasya. Kahit na sa inyo mga kamay ang kadadali ng paglutas ng kasong ito. Yun lang. Sige na. Yes, sir. 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 Alam mo, Tolentino, kung nandiyan ang mga hold-uppers at nakikita tayo, hindi sila maniniwalang magkasintahan tayo. Bakit naman hindi sila maniniwala? Eh, ang layo-layo mo sa akin, parang hindi tayo magkakilala. Eh, anong gusto mong gawin ko? Kailangan lumapit ka sa akin para maniwala sila na tayo... Pag-shota, ganon. Ganon na nga.
Kaya nga tayo narito, para magpanggap. E ba't akong lalapit sa'yo? E di ikaw ang lumapit. Kailangan akbayan. Para maniwala sila. Alam mo, Tolentino, talagang hindi maniniwala ang mga holdappers na magsiwata tayo. Bakit na naman? Kanina pa tayo nakaupo rito. Ito nga, nangangawit na yung kamay ko eh. Kung nangangawit na ang kamay mo, kanina pa ako nabibigatan sa braso mo. At kanina pa ako pinapapak dito ng lamok. Ikaw na nga dyan nakapantalon, ikaw pa maraming reklamo. Parang bato pala itong kasama ko eh. Ano? Ang sinabi ko, para tayong bato, walang nangyayari kasi. Bakit meron mo dapat mangyari? Wala. Pero, para kumagat yung mga holdappers, siguro, kailangan eh, kahit halikan man lamang kita. Ano? Halikan, Rodriguez? Gusto mo lang makaisa, nananansing ka. Anong nananansing? Tolentino, inutusan tayo ni Major dito para magpanggap. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko, ewan ko ikaw. Magtitiis pa ako na kanina pa ako linalamok dito kung hindi ko iniisip ang tungkulin ko. Wala tayong magagawa eh. Kailangan mo ba talaga akong halikan? Alam kong hindi madaling gawin yan. Pero tungkulin ang nag-uutos. Sa palagay mo, nakatingin yung mga holdappers? Palagay ko nakatingin. Sige, Rodriguez. Halikan mo na ako, bahala na. Bahala na. Bakit? Parang kulang sa yakap. Kulang ba? Oo. O sige. Hold on to! Hold on to! Tayo na! Nasaktan ka ba? Hindi. Nakita talaga tayo. Oo. Naku, Laila, ha? Balitang balita yung ginawa niyo ni Rodriguez kagabi sa Diamond Park. Uy! Uy! Hindi ko ano man ang ginawa ko kagabi. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kulata-kulata dito na may lipstick pa rin sa labi si Rodriguez eh. Kamamaya, may milagro na nangyayari doon. Anong milagro? Wala sa akin yun. Basta ang importante, nalutas na ang kaso at nahuli namin ang holdapper. Yun lang. Alam mo, sa totoo lang, dapat ako talaga ang kasama ni Rodriguez kagabi. Kaya lang may importante akong bagay na ginagawa. Alam niyo naman si Major, pagka may maselan na trabaho, ako agad ang ina-assign. Oo na. Lagi ka namang bida eh. Kasi magaling ako eh. Uy, huwag na kayo maingay. Ano na siya? Ako, ayan na may lipstick sa labi. Pero girl, kailangan makapag-grace exit tayo. Baka tayo makasorbo. Ay. Come on.
Bye. Sige, ah. Sige. Ba't sila nag-aalisan? Ewan ko. O nga pala, Rodriguez. Tungkol dun sa nangyari kagabi. Mamaya, iniisip mo. Alam mo na. Walang bagay yun. Pare-pareho lang naman tayong tumutupad sa ating tungkulin eh. Tama. Alam mo, masyado tayo nagiging formal eh. Ako si Berting. Ako naman si Laila. Laila. Alam mo, Berting Rodriguez, kanina naalala kita eh. O bakit? Eh, pag-alis ko sa bahay, ang lola ko nagluluto ng kalamay. Kalamay? Oh, kalamay. Eh, alam ko tuwing nagbeberienda ka sa kantin, eh, yung kalamay inaatupag mo. Eh, tikman mo kaya luto ng lola ko. Alam mo, Berting, lahi kami ng mga pulis. Lahat ng mga anak ko, komo lalaki, nagpulis. Pati yung aking mga apo, puro mga lalaki din, nagpulis na rin. Tradisyon ng pamilya namin yun. Kaya nga lang, itong si Laila, kahit sa isang anak, kahit sa isa ko pang apo na babae, nagpulis na rin para hindi na masira ang tradisyon. Kahit labag sa kalooban ko. Kung alam mo lang ugali ng aking apo, matigas, sobrang tapang, kung anong gusto, siyang nasusunod. Alam ko yun. Naku, nakasahod ka kaagad kay Lola. Eh yan para man ang gustong-gusto niya yung inaayunan siya. Siya nga pala. Laila, bakit ba ngayon mo lamang sinama si Berting dito? Lagi kasi siya nasa operation eh. At saka, kailan lang siya na destino sa amin? Berting, saan ka ba dati? Laki ako sa Maynila at dito rin ako nagpulis. Kaya lamang ho, may naskaso ako sa probinsya at medyo nagtagal. Kailan lang ako nagbalik sa serbisyo? Tama pala ang kasabihan. Ang pulis, laging pulis. Darating din ang pagkakataon. Hahanapan natin mo ang tungkulin na yan sa ayaw mo at sa gusto. O ano, Berting? Ano masasabi mo sa nilutong kalamay ng lola ko? Ito na ang pinakamasarap na natikman ko sa lahat. Tamang-tamang timpla at lasa. Salamat naman kung ganoon. Berting, maibalik ko sa usapan natin kanina. Masaya ka ba sa pagbabalik mo sa pagkapulis? Nandun pa rin ho. Hindi ho nagbabago. Pero ang balita ko, marami daw hindi kontento dahil sa sweldo. Eh, lahat naman ho eh. Nakukuha sa tiyaga eh. Berting? Ho? Kailan naman kayo lalagay sa tahimik ni Laila? Lola, ba't biglang napunta doon ang usapan? Aba, eh dapat kong malaman para makapaghanda ako sa patutunguhan niyo. Maraming salamat sa inyo, Mrs. Walang anuman. Tutuloy na ho ako. Sige. Oh. Ingat, ha? Pasensya ka na sa lola ko. Talagang ganyan yan. Walang preno kung magsalita. Walang anuman yon. Ganun lang talaga siguro. Gusto, lagi may kinikwento. Laila, salamat dito sa kalamay. Uwi ka na niyan? Dadaan pa ako sa headquarters. Kung doon din lang ang punta mo, sabay na ako. Halika. Baby like my fire. Come on, baby like my fire. Tugo! Dali-dalian nyo naman dyan! Sandali lang to! Pambira ka naman, oh! Uy! Oh! Okay. Mami! Sa loob.
Paglilibot, nakatagpo na kayo ng mga politikong sangkot sa legal logging? Well, yes, pero hindi ko muna i-reveal sa media yan dahil kailangan pa ng thorough investigation. Eh, sir, paano po kung mga kasama nyo sa kongresong involved, tsaka mga opisyal sa gobyerno? Magkakaroon kaya kayo ng whitewash? Well, I'll work it out na hindi humantong sa ganyan. And I give you my assurances on that. Nakamata ang buong mamamayan sa amin. Alam nyo yan. Eh, sir, balita ho namin, eh, bago raw ho kayo pumunta sa meeting, eh, nagpapaganda raw ho muna kayong lalaki. Kahit na sino naman ay ginagawa yan, para maging presentable. Hindi po ba nagpapatotoo lamang ito sa balitang, pili daw po kayo sa chicks. Sir, sir. Totoo ba rin ang balitang
Maraming namamatay na babae sa inyo. Mga kasama, marami lang appointment si Congressman. Kung maaari, tsaka na tayo magkita-kita. Salamat, sir. Oh, Kathy, ba't di mo inubos ang pagkain mo? Basag na ako eh. Oh, sa totoo lang, sawa ka na sa pagkain sa ospital eh. Kung ikaw sawa, mas lalo na kami. Kaya madalas sa turo-turo na kami kumakain eh. Sabihin mo lang, bibili tayo sa labas. Salamat, Malu ha. Mang Berting. Kamusta ka, Kathy? Mabuti na ho. Alam mo, Mang Berting, marami na akong kaibigang nurse dito. At saka nalilibang ako sa panonood ng TV. Siyempre, sa pagkain ng prutas. Mabuti naman. Gusto niyo po? Ah, hindi. Salamat. Ah, Kathy. Ewan ko kung itong tamang panahon. Pero alam ko makakatulong ito sa gusto nating mangyari. Ano ho yun, Number Ting? Makikilala mo kaya itong pakikita ko sa'yo? Niente, meron tayong darating na isang malaking shipment sa isang linggo. Itawag mo lang sa akin. Anong ginagawa mo rin? Pakawalan niyo na ako! Patay niyo ako!
Hoy! Ano tinatawtawan niyo na? Tulungan niyo ako rito! Pakulan niyo ako! Puro kahiyan ay naabot ko rito! Tulungan niyo ako! Ano ngayong paliwanag ang maibibigay mo sa akin dyan? Maliwanag na kagagawa ng mga kalaban natin yan. Kaya kahit kanina sa atin dito, pwede mangyari yan. Gusto nila sirain ang pulis. Ako nga lang na chepo nila. Walang lihim na di na bubunyag, De Leon. Ang bulok, itaguman, aalingasaw din yan. Anong ibig mo sabihin, Major? Noong pa may bulong-bulong mo na, natungkol sa'yo, na hindi nagiging maganda para sa opisinang ito. Sa tono ng pananalita ninyo, parang tinututuan yung balitang yun. Mas kinakatigan nyo pa mga kriminal na yun? Paano mong mapapaliwanag ang perang itong nakuha sa bulso mo? Nang kalasing ka sa pagkakasabi. Wala ka ng pakialam doon, Major. May ibang transaksyon din ako inasikaso. Makabubuti pang magbakasyon ko muna, De Leon. Yun lang ba, sir? At bago ka lumabas sa kwarto ito, iwan mo ang iyong tsap at barel. Bakasyon ba o suspensyon na to, Major? Gusto mo bang umabot tayo sa puntong disarmahan pa kita? Anong gusto mong merienda? Hindi, thank you. Katatapos ko lang. Berting, pumunta ako dito para paalalahanan ka. Bakit? Tungkol saan? Kasi marami nagsasabi na ang pagkakasuspinde kay Teniente De Leon, tuloy-tuloy na sa pagkakatanggal. Ano naman ang kinalaman ko doon? Berting, kahit hindi mo aminin sa akin, malakas ang bulong-bulungan sa ating mga kapwa-pulis na ikaw ang nagsabit kay Teniente De Leon sa billboard. Ikaw nga ba? Kaya tama lang napaalalahanan kita. Iba si Teniente De Leon. Mapagtanim ng galit. Walang inisip kundi makapaghigante. Marami nang nagsasabi ng mga kalokohan niya. Wala naman ebidensya. Salamat sa pag-aalala mo. Berting, alam kong may malaking dahilan kung bakit ka naririto sa Maynila. Hindi na kita tatanungin tungkol doon. Kung ano man yon, alam kong alam mong ginagawa mo. Hayaan mo't darating din ang araw. Malalaman mo mga bagay na yan. O paano? May asikasuin pa ako sa opisina. Mauna na ako. Ah, siya nga pala, Layla. Ah, may nakapagsabi na ba sa yung napakagaling mong pulis? Sigurado ba kayo nito? Opo. Oh, kumusta na yung pinalalakad ko sa'yo tungkol dun sa reporter? Hindi naman pala reporter yun, sir. Ano? Yes, sir. At hindi siya konektado sa anumang newspaper publication. Eh, ano siya? Isa siyang police, sir. Police? Eh, anong motibo ng taong yun? Hindi ko alam, sir. Inalam mo ba kung ng departamento siya konektado? Kasama nun siya ni Teniente De Leon. De Leon?
Tawagan mo si De Leon sa bahay. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makausap. Yes, sir. Diba? Pasandali ako. Amy, sabihin mo kay Tiniente, telepono. Sabihin mo sa kanya, sagutin na sa extension, ha? Oo. Hello? Tiniente, si Ribalto. Oh, Raval. Kakausapin ka rin ni Congressman. Oh, sige. De Leon. Boss. May isang pulis dyan na konektado sa departamento mo. Ibig kong areglohin mo ito habang maaga. Sino siya, boss? Ano raw pangalan niya? Roberto Rodriguez, sir. Roberto Rodriguez daw. Roberto Rodriguez? Sige, boss. Gagawin ko kagad ng aksyon nito. Asahan mo. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Happy birthday to me. Kailangan, Vicente. Hi, Berting. Eli. Alam mo, birthday ko ngayon eh. Happy birthday. Oh, thank you. Dinala kita nung handa ko. Ako ang nagluto nito eh. Ilalagay ko na sa table mo, ha? Naku, presente ko ito. Tikman mo ito, ha? Masarap to. Halika, halika dito. Kunain ka. Hindi pwede ang kapilangan, no? Pambihira. Halika, umupo ka, umupo ka. Kakain ka, magustuhan mo yung specialty ko. O sige, no? Buno. Huwag mahiya sa akin, no? O, magugustuhan mo ito. Ito ang tinatawag kong bahalina. Well, anong bahalina? Ayan, bahala ka kung magustuhan mo. Di ba? O ano, pagkahain na kita? Ay, hindi na, Ernie. Kumain na kanina sa labas eh. Baka naman, hindi mo na gusto yung niluto ko. Ay, hindi. Mukhang nga masarap eh. Hamot, bukas na bukas yan ang almusal ko. Talaga ha? O, tatakpan natin para wag langawin. Ayan. Berting, alam kong busy ka, pero pwede bang makausap kita sandali? Yung lalaki sa lalaki, yun, ha? Oo. Alam mo kasi, pare, lagi kitang naiisip eh, naaawa ako sa'yo, nag-iisa ka rito. Ernie, walang ano man yun, sanay naman ako nag-iisa at madalas wala ako rito, nasa headquarters ako eh. Yun nga ang punto ko eh, alam mo, kailangan may tumutulong sa'yo eh, yung namamalala siya ang damit mong halimbawa, yung gusot-gusot na ganyan, no, nagluluto, naglinis ng bahay, naglalaba, ganun, kailangan mayroong ka-inspirasyon, yung mag-aalaga sa'yo, di ba yung magmamahal? Yung tipong tapat at saka maasahan? Katulad ko. Asus? Biro lang. Ikaw naman. Baka akala mo kumakarehing ako sa'yo. Hindi naman ako ganun eh. Kasi, alam mo Berting, alam ko may mga tao dyan magkikipagkaibigan. Tapos bigla na lang, hindi mo inaasahan. Biglang sabihin sa'yo, pare, pakis. Aba, hindi naman maganda, di ba? Ako tunay akong kaibigan. Yun lang masasabi ko sa'yo. Maski ganito ako, maasahan mo. Pag may gulo, andyan ako. Dito sa lugar natin, pag may agrabyado sa'yo, please. Sabihin mo sa akin, ha? Huwag ka mahiya. Huwag na huwag. Yan ang mga gusto sa kanto. Naku, takot yan sa akin. Ilagyan. Ako pa. Awayin ka nila. Ako ang kalaban nila. Naku, makikita mo. Subukan lang ng mga yan. Subukan nila! Ay! Nalaga! Hindi na po ako. Ulit pa mga bayta po. Pangako. Ayaw ko na. Hindi na po ako. Ulit pa mga bayta po.
Kasi, huwag mo kong iwanan dito. Ay, maloloka ako. Ayun ko dyan. Ay, naku na ho ako. Mukha lang ho ako lalaki. Hindi ho ako kalaban nyo. Andun! Ano nangyari, Ami? Nagkagera. Winara kang bahay ko. Muntik na ako mamatay. Walang yung pulis na yan. Palalayasin na kita. Naku! Ayoko na umibig sa pulis. Kainis ka! Naku, marahanin niyo ako. Pulis! Basta si Kasuri may pinagagawa sa'yo. Punta ako dyan. Ma, sandali. Bawal pumasok dito. Kunyeta! Sino ka bang basta pampasok na lang sa opisina ko nang walang paintulot? Hindi nga yung pulis ka magagawa mo na ang gusto mo. Kakasuhan kita! Tumigil ka! Ilag na ang pagkatao mo sa akin, Congressman. Isa kang langgam. Sangkot ka sa mga bawal na gamot. Lahat ng masama pinasok mo. Ilang babae na bang pinatay mo matapos mong pagsamantalan? Malala ang sakit mo sa utak. Kagagalaw! Malapit-lapit ka na, Congressman. Kaya huwag ka na magpagandang lalaki. Isang bala ka lang. Sa pag-iimbestiga ko, sir, napuntahan ko isang pamilya na ang anak ay naging biktima ng pagsasamantala. At ang pattern ay katulad sa mga nangyari sa ibang babae at sa inyong pamangkin. Lumalabas na kaya nag-urong ng demanda ang pamilyang ito ay dahil sa paggamit ng pera at pananakot ng taong hinahanap natin. Lumilitaw na si Congressman ito. Sinentro ko ang galaw ko sa taong ito hanggang sa puntong pinuntaan ko siya sa opisina upang sindakin. Nagbaka sakali ako, sir, na baka siya lumantad. Pero hanggang ngayon ay wala pa akong sapat na katibayan laban sa kanya. Pero, sir, sa tagal ko sa pagkapulis, malakas ang kutob ko na siya na ngayon. Hayop na congressman ito. Naturingan man babatas, ngunit siya ang sumisira sa batas. Sino nga naman ang paniniwalaan? Siya? O ang salita ng isang batang katulad ni Cathy, umabot man ito sa hukuman, ang mantsang dulot nito ay nakatatak na sa biktima. Isang panghabang buhay na trauma. Kaya Berting, gawin mo ang lahat ng paraan para magwakas na masamang gawain ng taong ito. Yes, sir. Diyan na lang kayo. Good morning, boss. Pinatatawag mo raw ako. Mapu ka. Teniente. Thank you. Meron lang kaming gustong malamang mga bagay-bagay sa iyo, Teniente. Ano yan? Siguro naman, bago ka masuspindi, may mga alam kang kaso sa inyong opisina. Meron akong alam, pero depende kasi sa kasong hawak ng pulis yan, eh. Sa palagay mo kaya may mga kasong hawak ang opisina nyo na inililihim sa publiko? Normal kasi doon na itinatago ang isang witness kapag nanganganib ang buhay niya. Meron nga doon, witness sa murder. Pero balita ko, nagkaayos na, nagkabayaran. Oh, sige.
Wala nang iba? Yung isa naman, under tight security sa isang pribadong hospital. Pamangkin ni retired Colonel De Guzman. Anong kaso yun? Rape. Mga 3 linggo na nakakaraan. Muntik na nga mamatay yung bata eh. Bakit, boss? Meron ba akong di alam na dapat malaman? Hi! I'm Lila Tolentino. Akong karelyebo ni Mendoza ngayon. At ako si Cathy. Mabuti naman may makakasama akong babae dito. Makakapagkwentuhan tayo. Kasamaan ka rin ba ni Ma'am Berting? Oo, kasama ko siya. Darating po ba siya? Pagkatapos ng trabaho niya, dadaan siya. Ikaw naman, kumusta ka na? Mabuti naman po. Kaya lang medyo naiinip ako. Sabi ng doktor, 1 linggo pa raw ako dito. Hayaan mo habang andito ka lagi kitang madalawin para hindi ka mainip. Sandali lang ha. Nandiyan na. Bintana? Oo. Sige, sundin mo utos ko. Dali. Dali. Ano? Sige. Sige dun. Sabi sa dilan nito. I'll receive this by a
ito, 200. Jordan, taba. Oh, ako. Mama ka sa akin, may tatanong lang ako, sir. Ba't mo na ako sasama sa iyo? Kabugunod ko lang, buenas na buenas ako, eh. Ay, ito, hindi ka na buenas. Ay, ano? Ay, nasaan yung pulis? Ando sa kwarto. Bakit niyo siya dinala rito? Wala na ako maisip na ibang mapagdadalan. Tsaka na mukha na ako sa ospital. Hindi ka na naubusan ng dahilan ni Leon. Kaya pa na yan sabit mo. Buksan mo. Mag-intray kayo sa labas. Kandado niyo ang pinto. Gawin ko lahat ng gusto mo. Huwag niyo lang ako sasaktan. Huwag kang mag-alala, iha. Sa batang masunurin, mabait ako. Totoo? Hindi lang yun. Kapag hindi matigas ang ulo, may regalo pa akong ibibigay. Hagan niyo na po ako dito kasi nahihirapan na ako. Yun lang pala eh. Di ba sabi ko sa'yo, mabait ako at mapagmahal? Kakalagan niyo na po ako? Oo. Ayan. Inalis ko na. Ano ngayon ang kapalit niyan? Kayo ho, kung anong gusto niyo. Masunuring bata talaga. Thank you.
Ramos. Si Rodriguez. Thank you.
Labas! Sige, labas! Jesus, huwag. Wala akong kasalanan. Huwag mo ipunto sa akin ang galit mo. Kinasang kapal lang ako ni Congressman. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa kanya. Hindi ko alam na masama siyang tao. Buhay mo lang ako. Nangangako ako magbabagong buhay. Tsaka, magkabaro naman tayo ah. Pareho tayong pulis. Maawa ka sa pamilya ko. Huwag mo akong patayin. Nangangako ako sa'yong hindi na magpapakita kailanman sa inyo. Magpapakalayo-layo na ako. Rodriguez! Kung gusto mong mabuhay ang babaeng ito, ibaba mo baril mo! At sabihin mo sa mga kasamahan mo na pabayaan nila ako makalabas nito. At walang mangyayaring masama sa akin! Napakagago mo, Rodriguez! Ang dali mo pa ikutan! Hindi mo pa ako tinapos! Pinuhay mo pa ako! Babalikan kita, hayop ka! Papatayin kita! Babalikan kita! De Leon! Naniniwala akong babalikan mo ako, hayop ka! Ngayon, sino ang gago? Ito. Layo ngayon. Alam mo, Bertie, kung nakatingin ngayon ang mga holdupper, hindi sila maniniwalang mag-shota tayo. O bakit naman? Eh, ang layo-layo mo parang hindi tayo magkakilala. Dito ka sa tabi ko. Alam mo, Bertie, hindi talaga sila maniniwalang magkasintahan tayo. O bakit na naman? Kailangan siguro halikan mo man lamang ako. Kailangan ba? Kailangan, para may dating. Sige na nga. O bakit? Parang may dumarating. Guni-guni mo lang yan.